naman po sa isang video ng nagpalit ako ng channel name eh, pero Mirage Lifestyle pa rin ito. So nagpalit ako ngayon, nagpalit ako uli. May pinalitan pala ako na pyesa. Ito, serpentine belt. Yan, ayan yung belt na nakakonekta dito sa may alternator tsaka sa may compressor. Yan. Kapump. So, ang naging problema nito, meron akong ingay na naririnig. Yan. Yung parang ano siya eh, parang hindi ko mapaliwanag kung ano yun. Parang lumalangitngit. So, meron akong extra. Pinalitan ko. Madali naman siyang palitan eh. So, nag-YouTube lang din ako. So, kasi tayong mga owner, siyempre, concern natin dito yung ano eh. Pag mga ganitong ano, yan, madali nating ano, i-DIY yan. Pero pagdating sa makina, hirap na tayo. Kailangan na natin ng ano, mekaniko. Kasi, siyempre, kailangan din natin ng magtipid. Tsaka makabawas sa, ano, sa gastos. So, itong belt na to, bili ko dati nito, 700 plus. Ayan. Okay, magkano lang. Magpalit. Ayan, ayan, 700 plus. So, para sigurado kayo sa kasa na kayo bumili kasi hindi naman ganung kabigatan yung ano, baka 700 to 800. So, yung engine support na binili ko, hindi ko pa rin ako kuha eh. 3 weeks kasi yung sinabi sa akin. Tapos to, nakikita nyo yung engine bay ko, medyo malinis. So, yung mga parte na mga plastic, BS1 yung ginagamit ko. Ito. Tapos yung parte na, yan, yung you know, tar block. Cushion. So, sa gulong tsaka sa mga parting rubber. Ayan. Hindi ko na siya pinapa ano, engine wash kasi nadala ako dati. Nagpa-engine wash ako. After magpa-engine wash, may tinakpan naman siya sila dito. Kaya lang nag-check engine. Yun. So, kinabahan ako dun. Kaya simula nun, hindi ko na siya pinapa engine wash. Gumagamit na lang ako ng ano, ito, anong paintbrush. Ginaganon ko na lang yung mga alikabok. Siyempre, pag inisprayan ko ng BS1, hindi ko inaano yung mga, ayan, electronic part sensor yan. Yung mga ito lang, oh, yan. Yung parte na lang yan yung inaano ko. Para hindi... Pag masyadong marumi, baka bahayan ng daga yan. Mas malaking problema pag dinaga. Pag dinaga siya, pwedeng ngat-ngatin niya yung mga ano. Yan. Tapos pinupunasan ko lang. So, yan yung ginagamit kong product. Yung iba, ginagamit din yan sa motor. So, inaantay ko yung engine support eh, tagal dumating. So, wala tayong content ngayon, kaya eto muna. So, yan mga ka-printing, ay mga ka-printing, mga ka-mirage. Sorry, kasi may isang channel pa ako na ano, printing, yung pinaka-main channel ko. So, yan po mga ka-mirage. Hindi po tayo mekaniko ah, inuulit ko. Kaya hindi po tayo nagdudurung-dunungan. As owner, kailangan maging ano, yung condition lagi yung sasakyan natin, lalo na kung ilo-long drive natin. Yan. Ito, replacement lang to. Ito yung parting mahal. Pag Gino ay nasa 6,000. Pero ito, 1.6 lang bili ko dito, jug brand. Ngayon, ginagamit ko pa siya. Medyo, kaysa wala akong magamit, ayan muna, hanggat inaantay ko yung genuine parts na nabili ko, tsaka yung nasa ilalim ng battery. So, concern natin kasi din yung magagastos natin, lalo na hindi tayo mekaniko. Mahal din ng labor. Kaya kailangan matuto rin tayo ng mga simpleng ano,
para makakabawas na rin tayo sa gastos. So, mahilig naman akong kumalikot ng mga ano. Yan. Yan yung mga parting hose na yan, lumulutong din yan. So malapit na rin kasing mag 8 years tong Mirage ko, kaya may lumalabas na yung mga ano, yung mga papalitan. Siyempre ano rin yan, parang consumables din yan. Hindi naman forever yung mga, may mga lifespan din yan yung mga parts niyan. Hindi siya forever. Kaya ngayon nag-aalaan na ako ng budget para dito. Baka hindi na rin ako magpalit. Kasi the more na malaki yung sasakyan mo, the more na malaki yung maintenance mo. So kung siguro kung ang kumikita ka ng malaki, tsaka continuous yung cash flow na ang ano mo, kung ano man negosyo ka o kung ano man yung source ng income mo, madaling magpalit ng sasakyan. Lalo na kung malapit na mag 10 years yung kotse mo, kasi marami nang lalabas na ano dyan, palitin. Yung mga seal, yan sa preno. So gusto ko na rin palitan yung ano, radiator ano na ito. Yun baka yun, i-DIY ko na lang. Yung radiator fan. Yan, para hindi siya kinakalawang talaga. Hirap kung kailan ano na, tsaka mo pagagawa. Diba? Tsaka pag malinis, hindi dadagain yan. So yan, mga kaprinting. Pag malangitngit, ipacheck nyo to. Check nyo yung belt. Ayan, lalo na kung magsi 7 years, 8 years, 9 years. Yon, yung belt na pinalit ko, umabot ng halos magsi 7 years. Ito. Pero meron akong spare. Ayan. Mag-spare na kayo ng ganito. Kasi kung medyo malayo kayo, binihain ng malayo, tapos biglang nasira. So, kung ito lang, madaling palitan. Kasi may niluluwagan lang yan dito sa baba, tapos eto yan, tapos picturean nyo lang yung pagkakabit para alam nyo kung paano nyo ilalagay yung bago. Madali lang naman, oh, kawit siya yung pagkakalagay ng belt. So hindi naman kailangan na mag-aral ka pa ng ano, para ano, tsaka hindi masyadong dapat meron pa rin play yan, para mawala yung ugong. So hindi ko na na-videoan yung ugong eh. Nagawa ko na kasi agad eh. Yan. So ayan, maraming salamat mga kamirmir. Kamiraj, hanggang sa muli. Yan. So ayan, oh. Para sa tire block. Yan. So, pakita ko lang to. Kulay puti. Din sa gulong. Yan. 175 lang yung gulong ko. Ayan, so hanggang sa muli mga kaprinting. Mga kamiraj, sorry. Nagkakamali ako kasi yun yung main channel ko eh. Yan, maraming salamat. Bye-bye.